What's up guys, this is Sir again from Motorized Sir and welcome sa panibagong nating episode. So today guys, i-discuss natin yung hot na hot pa rin na issue patungkol sa pag-aangkas. Yan, yung paglalagay ng barrier sa pagitan ng rider at ng angkas niya. So bago ang lahat guys, gusto ko muna kayong iimbitahan na please mag-subscribe na kayo sa aking channel para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video. So let's start! So yun guys, alam nyo, masaya na ako eh, nung binalita last week. Nandun na eh, yung ngiti ko abot na hanggang batok eh, nung sinabing okay na sa mag-asawa ang magkaangkas. Ay, bigla lang ako nalungkot pandang huli. Alam nyo guys, sinabi, maglalagay lang ng barrier. Yun lang. So yun guys, hindi ko na kayo tatanungin ngayon kung sang-ayon ba kayo. Kasi alam ko, halos lahat sa inyo sasagot, hindi kayo sang-ayon, lalong-lalo na kung kasama ko kayong rider. So yan guys, ang tanong ko na lang sa inyo ngayon ay ganito. Makakatulong kaya para sa mag-asawa or magkasama sa bahay na ma-prevent yung hawaan ng virus pag magkasama sa motor? Mag-comment lang kayo guys. Please, gusto kong makita yung mga comment nyo patungkol dito. So yan guys, ang sagot ko dyan, parang hindi. Kasi most of the time, kasama ko yung asawa ko. Diba? Magkasama kami sa bahay, magkasama kami kumain. So kung magkakahawaan kami, magkakahawaan kami. So hindi kayang pigilan ng motor or yung barrier sa motor yung paghahawaan namin. Diba? Parang yun lang yung sagot ko dun. So kayo guys, ano yung sagot nyo dun? So yun, isa pa guys ito. Ang pinaka iniisip ko pag merong nakalagay na barrier sa pagitan namin, disgrasya. You know why? Kasi huwag na natin pag-usapan yung masemplang ka dahil sa hangin. Huwag na muna natin yun. Ito na lang eh. Kung masemplang ka, let's say na off balance ka or natabig ka ng isang sasakyan, mas delikado yun guys. Alam niyo kung bakit? Kasi yung bakal na ikakabit dun sa motor pwedeng tumusok sa akin or pwedeng tumusok sa wife ko. Diba? So yun. So may napanood ako si Sir Arthur Yap, sinabi nila parang ilang weeks na yata nila tinetesting, wala naman daw disgrasya or wala naman problema. So syempre yun guys eh, syempre nagdadrive yun maingat or tinetest. Pero I mean, kaya nga aksidente. Paano kung matabig ka ng sasakyan dyan sa gilid? Diba? Mabundol ka. Oh. At yung bakal na yun tumusok sa inyong dalawa. Diba? So mas delikado siya guys. Ayun yung nakikita ko. Kaya hindi ko nakikita na maganda siya. At isa pa guys, meron pang panibagong nakikita yung IATF na pinag-aaralan nila. Medyo mas pina-okay nila. Kasi siguro kinonsider din nila yung bagay na yon, yung paglalagay ng bakal, kasi nga mas delikado. So ngayon, naisip nila, isa sa mga option nila eh maglalagay na lang daw ng barrier na nakakabit dun sa katawan ng rider. So may nakita ako nito sa Facebook yung itsura niya. So nakadikit yung barrier na to sa katawan, tapos merong parang handle. So dun hahawak yung passenger. Hindi siya directly hahawak sa rider. Dun siya nakahawak sa barrier na yun. May handlebar or may grab bar dun sa nakalagay sa rider na yan. Pero again, yun nga guys, babalik ulit tayo dun eh, sa tanong na yun eh, na gaano ba ka-effective? Kasi guys, unang-una gastos to para sa mga riders. Panibagong gastos to, tapos diba, parang useless eh, sana naman maawa sa atin yung IATF, kasi nga pag-gastosin tayo sa isang bagay na wala namang garantiya na hindi tayo mahahawa ng virus. Kasi nga, yun nga eh, piniyagan nila yung magkasama sa bahay. So kung ganun, kung nagagarantiyahan pala tayo ng IATF, kung nagagarantiyahan pala nila tayo na hindi nakakahawa tong paglalagay ng barrier na to sa pagitan ng rider at ng angkas, bakit hindi nilang payagan lahat? Bakit limitado sa magkasama sa bahay? Dapat lahat na. Diba? Pati yung pag-aangkas. Yan, yung
yung pag-aangkas lahat sa lahat. Dapat payagan na yun kasi nga helpful pala siya eh. Kaya pala niyang protektahan yung magkasama sa motor eh, from virus eh, di ba? Pero yun nga, again, nakikita ko hindi talaga kasi nga lalong-lalo sa magkasama sa bahay. Napaka-imposible na maprotektahan talaga tayo nito sa COVID. So yun, guys, sana i-consider din ng IETF itong mga bagay na to. Sana maawa naman sila sa mga rider kasi pasanin to eh. Ang gastos na naman to eh. Na parang isipin nyo guys, magpapalipad ka lang ng pera para lang, isipin nyo guys, di ba ganito? Na umpisa at simulat sa pool, okay naman, di ba? Wala naman talagang bawal. Hindi naman labag sa batas ang pag-aangkas sa motor, di ba? Tapos all of a sudden, biglang pinagbawal. Tapos kinakailangan mong gumastos para ka lang ang payagan. Kinakailangan mong sumunod, kinakailangan mong mag-compromise sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan kung talagang hindi ka mahahawa. For example ako, o sige, gumawa ako ng barrier na yun, gumawa ako, nagpagawa ako. O paano ko magagarantihan sa IETF na o sigurado ba kayo na pagka nakakabit na to sa amin dalawa, hindi na kami magkakahawaan. Masisiguro nyo ba to? Gagastos ako, magkano yan? O let's say na lang, pinaka-cheap, let's say, 1,000. Gumastos ka ng 1,000 para lang makapag-angkas ka, para lang payagan. O, nakakasiguro ba na hindi ako mahahawa or hindi siya mahahawa, yung wife hindi mahahawa sa akin kung infected ako? Eh, kasi nga magkasama kami sa bahay. Siyempre, wala pa rin kasiguro doon yun. So, ang ibig ko lang sabihin dito guys, sana payagan na. Yung helmet, yun na lang, mag-strike na lang sila. Helmet, full face. Tapos naka-mask pa kung kinakailangan talaga. Huwag papayagan yung mga half face mask, half face na helmet. So dapat buo talaga. So yun yung mga ganong bagay. Syempre for safety rin naman ng rider yun na dapat talaga naka full face helmet ka, 'di ba? So yun guys, sana marinig tayo ng IETF sa mga bagay na to kasi guys, sa totoo lang para din sa benefit ng government natin to eh. Kasi pagtatawanan tayo sa buong mundo. 'Di ba? Pagtatawanan talaga tayo na isipin na nagpalagay ka ng ganun, nagpalagay ng ganun na wala namang kasiguraduhan na mahahawa ka or wala namang kasiguraduhan na hindi ka mahahawa. So yun, very ano siya guys eh, simpleng isip lang, kumbaga parang hindi ko lang kung matatawa ako na hindi ko maintindihan. So ayan guys, I hope na maayos ako nakapag-share sa inyo. Ngayon guys, kung meron kayong mga gustong i-comment, gustong isabihin din ng mga saloobin nyo guys, please comment nyo lang po sa baba. So hanggang sa susunod nating topic guys, and thank you for watching guys. This is Asor again from Motoracer.